What's up and hello guys, my name is Victor Kabuay and I am from Quest, the official publications of Guild from De La Salle College of St. Benil Game Development. And here we are, another exclusive interview. Kasama natin ngayon, Kuya Sir Aldrin Pangan, also known as Kuya D, isa sa mga most explosive caster dito sa Pilipinas. Kung kahapon na interview natin si Mr. Lon Marcelo, ngayon naman kasama natin siya. So, Kuya D, welcome to the show. Thank you. Maraming salamat sa pag-interview. Hello sa lahat ng manunod nitong interview natin. So, Kuya D, alam natin na pag sinabi natin Kuya D, matagal na talaga siyang nasa gaming scene ng Pilipinas. Ano masasabi mo at ano ang involvement mo ba dito sa gaming scene natin sa Pilipinas? You mean, paano ako nag-start? Ganon. Hindi, bata pa lang ako, hilig ko na talaga yung computer games. PC actually. Naalala ko, sobrang bata ako pa nung binalan ako ng mom ko ng PC, Mac pa nun, Macintosh pa nun eh. Yung uso nun to, pinballs, mga classic na Windows game din, ayun lang. Hilig ko talaga yung paglalaro ng video games. Kasama yung mga pinsan ko nung bata pa ako. Hanggang ngayon, nagtuloy-tuloy, hanggang ito na yung napili kong career path. Yung paglalaro ng, at saka pag-host ng mga gaming convention and events. So, Kuya D, alam naman natin na ang Mineski, isa sa mga nag-organize ng events na ganito. So, yung mga events na ganito, paano to makaka-unite ng gaming community sa Pilipinas? Well, sinusubukan kasi natin sa Mineski na mag-move as a whole, not hindi specific na game lang like Dota. Kaya nga meron tayong mga ganitong event like PPGL kung saan sinu-showcase natin yung iba't ibang games from different genres like fighting games, MOBA. Sooner magkakaroon na rin tayo ng mga survival games, mga battle royale, marami pang events na paparating. At saka lagi niyong i-expect na yung Mineski events team isa sa mga mangunguna in promoting those kinds of events, and of course syempre pangunahan rin yung gaming community natin. So tingin mo ba sir, ano ang impact ng gaming sa community ng Pilipinas? Well, the gaming industry is quite new, quite young. So marami pang potential to. Kung in a world scale, sobrang iba kasi ang dami ng event eh. Hindi lang din basta event. As in, ang pinaglalabanan is $1 million event. Ibig sabihin, manalo ka ng isang malaking competition, malaking tournament, game, life-changing yun para sa ating mga Pilipinas. Kasi syempre, dollars yun. Syempre, alam nyo na yung implied na conversion nun. Kung million doon, hundreds of millions sa atin yun dito. Diba? So, in a way, yung gaming kasi dati nakikita ng mga tao as a negative thing, you're just wasting your time. Pero ngayon, dahil sa pag-push natin sa gaming industry, ngayon nakakakita na tayo ng mga bagong career opening like casting, mga publishers, news, kagaya nyo, gumagawa kayo ng mga article, nagsisalit kayo ng news. Aside from being a player itself, di ba, marami ng career path na into gaming. So, in a way, ginagawa nating viable na gawing career yung mga bagay na may kaugnayan sa paglalaro ng video games. So Kuya D, we talked about careers. Ano masasabi mo sa mga taong gusto mag-try or parang gusto sumubok sa napasukin yung career path na kinukuha nyo ngayon? Well, para kasi sa akin, ang isa sa pinaka-importanteng aspect pag pumasok ka sa gaming industry is dapat, hindi lang basta dapat mahilig kang maglaro. Dapat meron ka ring passion dito. Well, ngayon medyo madali kasi yung gaming, sumisikat na siya, di ba? Marami ng gaming companies, marami ng events production companies na nagagawa ng mga ganitong events. So, marami na yung career opening. Back during our times, way back 2008, mga 2008, 2010, ganyan. Wala namang ganito eh. Wala pa yung term na esports, pero doon sa kami, parang kami, hindi naman, kami naniniwala kasi kami doon sa ginagawa namin na may future. At saka alam namin na magiging industry to someday. So kahit pa paano ngayon, yung belief namin na yun, nakikita namin, nagmamaterialize na, nagiging party na kami ng mga events. I've been to numerous country, covering numerous international event. Sino mag-aakala na yung hilig ko sa paglalaro ng computer, dadalhin ako sa iba't ibang lugar, makakaranas ako ng iba't ibang bagay dahil sa paglalaro ko. So, yung pinaka-importante is dapat, kung papasukin mo tong career path na to, dapat masaya ka sa una, masaya ka sa ginagawa mo, and pangalawa, mahal mo yung ginagawa mo.
So Kuya D, na-mention mo yung mga events. Ano nga ba ginagawa ni Kuya D sa event natin ngayon? Well, ako, ano ako eh, ako yung magkakas ng final games final series mamaya for Dota 2 between Taskas Titan at saka yung QBQ. So ako, pakaskas na lang ako ngayon, pa-livestream lang. Pero iba, may mga iba pa namang mga office work sa Mineski, kasi sa Mineski ako nag-work. So Kuya D, bago matapos ang interview natin, ano gusto mo sabihin sa mga fans mo, sa mga kabarangay natin sa Barangay Mineski, at yung mga gusto mo batiin, syempre? Maraming salamat sa suporta sa mga tao na nanonood sa amin, sumusuporta sa amin. Yung mga kaibigan natin sa iba't ibang bansa na nagpapadala ng mga kung ano-ano sa amin, maraming salamat. Shoutout! At sana huwag kayo tumigil sa pagsuporta sa kahit, hindi lang sa Mineski, kundi sa kahit kanino na nakikita niyong nag-exert ng effort para i-push forward pa itong industry na ini-enjoy natin ngayon. So shoutout sa lahat, maraming salamat. Chill lang tayo dyan. And that concludes our interview with Mr. Aldrin Pangan, also known as Kuya D. Sir, maraming salamat po. I'm Aldrin Paolo Pangan, a.k.a. Kuya D or Boss Luno from Mineski TV. I'm a talent, shoutcaster, and host for Mineski TV. Naanyayahan ko lang kayo pumunta dito sa Pinoy Gaming Festival. At syempre, dito sa aming PPGL section kung saan nagaganap yung mga finals ngayon ng ating mga take ng Tekken, ng AOV, at syempre ng paborito nating lahat, Dota 2. Shoutout sa lahat ng mga kabarangay dyan, sa mga sponsor ko dyan, Team Jack in the Box, Diner List, Gearhead Online, Boss Jerry Ocampo. Maraming salamat sa lahat. Thank you.